Alam mo, Jason, maraming salamat si Angelica pagka si John Lloyd. Tapos, nag-iiyakan na kami. Ba't ang lamig dito? Pag di mo tinanong, hindi rin sasagot. Kala ko nga dati, staff to eh. Sobrang bait. Welcome back sa aking vlog. Ito Jason Gay. Maraming po salamat po sa mga nag-subscribe na, sa mga magsusubscribe pa lang po. Ay, thank you so much po sa support. Alam niyo naman yung vlog ko. Chill lang. Yan. Ngayon po, ang ating pong vlog po ngayon for today po ay tinatawag na throwback pictures. Mamaya po mag-throwback po tayo ng mga pictures, tapos magkukwento rin po ako sa mga kwento dun sa likod po ng pictures na yon. Okay, ready na ba kayo? Then ako ready na. Okay, eto na. Throwback pictures. Number one. Ito po yung sa trip na trip namin. Yan. Kodang travel show ko po na ginawa po si EBS pagkalabas ko po ng PBB. Yan, kasama ko rito si Wian, si Franzen, si Ate Kat, si kami pa yung ano yung mga host pa. Tapos sumunod pa dyan si Uma. Marami, ang saya po dito kasi marami po kami napuntahan pong lugar. Lalo po pag si Ate Kat, minsan pinasasata namin mga alas 5 ng hapon para kasi meron pa kaming shoot ng gabi. Kinadadamihan na namin ng shot. Aba, Kat, medyo malalim na yung gabi. Huwag na tayo mag-inom, bukas na lang. Pumapayag na si Ate Kat. Pero hindi siya mag-iinom, ha? Yung mga koro namin. Nagandaan ako talaga. Sa Palawan. Ang daming magagandang lugar po sa Palawan. Yan na, si JJ. Home sweetie home. Kasama ko dito si John Lloyd. Yan kami lagi yung magka-rival dito kay Julie, kay Tony Gonzaga. Maganda rito kay, ano, kay John Lloyd. Ano, professional talaga. On time. Basa na yung script. Kaya yun, natutunan ko. Tsaka, tinuruan ko rin siya ng konti. Yung karga. Minsan, may kulang pa siya sa karga eh. Feelings? Ako, tinuturoan ko siya. Sabi niya, thank you Jason ha, sa ano mo. Nagkawala yun. Ako ba? Professional tayo eh. Joke lang. Hindi ito, professional talaga to si ano, si John Lloyd. Ay, ito. Banana split. Jelica, John Prats, Aiko, Jason Francisco, tsaka si Ryan Bang. Yung Ryan Bang, laki pa rin ang ulo. Kala ko nga si Doraemon eh. Ah, ito naman. Indie film na Mumbai Love. Kasama ko si Solen, tsaka si Kiko Matos. Si Kiko Matos dito, medyo ano pa. Tame. Medyo ko lang. Ang bait ng batang ito eh. Pag di mo tinanong, hindi rin sasagot. Kala ko nga dati, staff to eh. Sobrang bait. That's Solen din, bait din yan. Ito naman. Yan. Yan yung Nathaniel namin. Yan, si Mamang Pokwang, Charlene, naka si Nakoy Benji. Yes siya, si Yesha yata ito. Kasi naman, nakakalimutan ko rin yung mga pangalan ng ibang artist tape. Natatanda ko sa mukha. Ito, saya ng taping namin lagi. Iba yung mga jokes ni Mamang. Kaya walang dull moment talaga. Pag nagbablocking pa lang, tawa na ako ng tawa. Yung mga green jokes niya, ano, ni Kuya Benji. Marami kang matututunan din, mga kwento rin niya, mga taping before. Na parang dinadala ka rin sa kwento niya sa panahon niya. Tapos pag bumida na siya, tatawa ka ng tatawa. Ito naman, Asap yata. Tato Asap na nagana Triple J, Jason Avalos, Jason Gainza, and Jason Francisco. Yung mga pogi yan. Ito naman sa Sunday Kada. Hanapin nyo kung nasan ako. Kaya ako yung nasa puno. Yung dilog na dilaw po yung Sunday Kada namin. After nga po ng pandemic, nag-taping na rin kami. Pinalabas naman po sa TV5. Pero ngayon, tigil muna na sana po magtuloy po ulit. At yun, pinagpipray nga po namin na matuloy po ulit yung Sunday Kada. Dito, mga ibang kasama po namin sa Sunday Kada. Nakasama rin po namin sa Banana Sunday tsaka sa Banana Split. Ito naman. Ay, hindi ko ito makakalimutan. Ito po yung ano. Paglabas po ng PBB namin, yan, nagsama-sama ulit kami, yan. PBB 1, yung una po talaga na talaga pong akala namin talaga na isang show lang na pinapanood lang na hindi po namin alam talaga na po na dati na hindi pa trending ang tawag, kumbaga. Pagkalabas, gusto ko lang kunin yung pera, sabi ko, mami, wala, ayoko naman mag-artista eh. Jason, sa pamilya natin, ko lang yung artista, tuloy mo yan, ay, nakakapuyat, sabi ko, gaya, basta tuloy mo yan, sabi ko, di ba wala namang artista? Di ko, gusto nyo mami, kayo mag-artista. Sinabunutan ako, tsaka sinampal. Yun, sinuloy ko na yung pag-artista. Kasi nga dati nung talaga ayoko nagbabasa, yun yung mag-memorize. Eh, di ba mag-artista ka, mag-memorize ka ng sayo. Pag nag-asap ka, magsasayaw ka, mag-memorize. Si script naman, mag-memorize. Yan, ito. Yan, Tito Boy at si Tito Boy. Yung itlog ko talaga, andito nung in-interview ko ng Tito Boy, siyempre. Nakaniya din ako kasi siyempre Tito Boy na yun. Sino ba namang hindi kakabahan pag si Tito Boy na yung nag-interview? Napakatalinong tao. Mas buti naman at natanggap niya na ako yung gumagaya sa kanya. Sabi niya, alam mo Jason, salamat. Ganun lang. May mga damit siya na hindi niya na ginagamit, binibigyan niya sa akin. Tapos sinusuot ko naman din sa ano, sa Banana Sunday ng NNNN. Tapos kung ano yung suot niya, nananasuot niya, yun, sinusuot ko rin. Kaya tawa ng tawa rin yung mga tao. Kasi nga kung ano yung damit na sinusuot niya, sinusuot ko rin, sapatos, eh mamahal ng sapatos din niya. Yun lang, na-share ko kung gano'ng kabait yung si Tito Boy. Yan, ito naman, evento ng Sir Magic. May tumawag sa akin, shhh, pa-picture tayo. Eh,
wala eh, ang artista naman ako syempre, hindi naman ako suplado sa fan. Nilapitan ko siya, sabi ko, ah, ano kang gusto mo? Sabi niya, pre, picture lang. Sabi ko, sige, yun pala, kala ko naman kung sino, si Piolo. Sabi niya, pogi ka pala. Sabi ko, ano man, kala mo ikaw lang. Nakasama ko na si Piolo sa piling mo. Pag nag-guess kami, nakikita-kita rin kami. Yan. Kaya pag minsan nakikita niya ako, bugbog lagi ako dito eh. Lagi yung nanunumtok, yung mga dadali ng ganyan. Kaya pag ano, hawakan ko na kamay pag nagkita kami, oh bro, tapos hawakan ko na kamay, tapos alis na ako. ABS-CBN special yan, kasama namin si Daniel. Kakwarto ko kasi sina, yung mga komedyante yan, sino Waki Kiray, Bayaneg Bayane. Kasama rin namin sa Provinciano, si Kuya Mark Lapid yan, sa ABS-CBN special. Ay, ito! Ito naman, isang trip namin ng Banana Sunday sa Korea, na kung saan ang kulang lang sa amin dito ay si Jobert at saka si John Prats kasi nga meron silang Provinciano. Pero dito kami kompleto lahat. Sumunod dito sina Angelica rin, sina Mamang andito rin. Ang saya ng ano namin dito. Kasi kakapagod yung snow. Tapos nag-iiyakan na kami. Ba't ang lamig dito? Kaya minamadali namin yung bawat taping namin. Pagkatapos naman nun, pag kumain naman kami, ang dami namin kinakain kasi sagana sila sa ano, mga chicken din. Yung mga soup namin, dami island pinuntahan namin, Gangwon province na nag-skateboarding yan, dami namin pinuntahan dyan yan. Ito naman, speaking of Provinciano yan, Provinciano namin, ito yung last na month ko sa Provinciano na kung saan doon kami sa may Baguio naman nag-taping yan. Kapapasok lang dito ni Wang Bo, ni Kuya Jobert, si Nismaglas, si Basilio, si Sancho yan, kakasama. Isa ibang experience din naman dito sa ano, si Coco naman, ano siya, pagtrabaho-trabaho talaga. Makikita mo sa kanya na iba talaga magtrabaho. Pag biroan ba ng biroan, nakikipagbiroan din naman. Kaya, ibang experience din naman yung nakasama ko sa teleserye sa Provinciano. Ay, ito naman, funny ka pare ko. Kita mo naman, pang barbecue na. Kami! Hindi lang yung isang naka-red, kaming lahat. Eto, katatapos lang namin ng taping. Wala na kaming taping dito, kaya nagano na kami, nag-chill-chill na lang, swimming-swimming na lang kami dito sa Boracay. At nakakapagod yung taping, kaya sumingit kami ng kahit ilang oras lang na mag-swimming yan. Si Ate Carla lagi yan ang taya. Basta sa pagkain. Hindi ko alam ba't siya mahilig na pagkain. Hindi ko alam kung saan niya nilalagay eh. Alam niyo ba kung saan? Hindi, joke lang. More ko yung si Ate Carla yan eh. Sa pag nagbalik ako sa home sweetie home yan, si Jobert pa rin, si Pinong kasama ko. Ay, ito! Ito naman, nagbukas ang Naomi Resort, na bagong resort na business nila John Prats yan. Magkakasama kaming lahat dyan. Ang kwento dyan, ang yabang-yabang ko. Ano, be the best. Inom. Ayun, nakatulog sa ano? Sa speedboat. Wala, ginigising na ako ng lahat. Hindi pa rin ako magising. Namalayan ko na lamang, may mga tao na pala dun sa ano, may tabing lawa. Sila na yung mga gumigising sa akin. Ikaw si Help pa yata gumigising sa akin dun eh. Ang yabang ko rin dito. Pero ang saya ng experience dito kasi magkakasama kami lahat. Ito yung bonding na rin na magkakasama kami. Tapos, after nun, uwi na rin naman kami pagkatapos eh. Malimit yun, ganun yung ano namin. Pag may time kami, nagkakasundo yung schedule namin ng Banana Sunday. Kaya yun, yung family ko talaga na Banana Sunday, hindi na mabubura sa isip at saka sa puso ko yun. Nagkalayo-layo man kami ng mga trabaho ngayon, yung iba man, iba na rin yung karerang tinatahak. Pag nakita-kita naman kami, andun pa rin yung alam mo na kilala mo pa rin yung isa't isa. Kaya wish ko lang ulit, pinapanalangin ko lagi yun every night and every day na sana mabuo ulit ang Banana Sunday. Pangulong Duterte, baka sa renewal lang mabigyan nyo kami ng pagkakataon naman. Ito naman, Tito Ron. Ito yung sa inakapatid anak namin. Tito Ron yung kaeksena ko rin. Di ba si Tito Ron pag ano talaga umaarte yung ramdam mo? Kaya sabi ko, dapat kailangan ko rin. Di pag ano talagang ano, minememorize ko na talaga agad nun. Tapos kailangan pag sumagot ako sa kanya, yung hindi ko muna agad ibabato rin, yung ramdam ko rin agad, yung ramdam ko rin. Tapos pag minsan, ang ginagawa ko kasi pag pinare, pag mga veterans yung mga artista, kahit wala akong eksena, nanonood talaga ako. Pinapanood ko sila kung paano sila umarte, paano yung ginagawa nila bago sumabak sa blocking. Sila ano lang, kukwentuhan, tapos mamaya kahit drama, pag action, pa! Automatic, sabi ko, gagaling ah. Kaya pag kailan ako maging ganun. Yung ganun na ano, automatic agad. Siguro mga 50 years, maging ganun na ako. Galing nila, grabe. Yan, si Cherry Pie Pikachu, Janice Dibelen, yung mga kasama. Ayan, speaking of inakapatid anak, yan. Si Kisima, kasama rin namin, si Sian, tsaka si Enchong,
si Kim, yan, mga kasama namin dyan. Yan, tawanan lang kami, tawanan pag may mga ano, may break kami. Isa naman, papaluto, kaya naman, may taya, may bibili. Sarap, sarap sa taping. And ito naman na bakasyon namin sa Punta Fuego. Pinairam sa amin yung resort house ni Tita Sylvia Sanchez at ni Arjo. Thank you po sa Punta Fuego na pinag-ampyo sa amin. Yan, nag-enjoy kasama ko yung mga kapatid ko. Kahit yung isa lang yung kapatid ko diyang hindi kasama, pero nagsama-sama kami bago ulit sila umalis kasi aalis na naman sila ng ibang bansa. Ngayon ako na lang yung anak ng mother ko na nandito sa Pilipinas, sila lahat nasa ibang bansa na. Ito kakapanganak pa lamang sa bunso namin, hindi pa nagpa-pandemic dito. Ngayon ito rin yun, nung kumain kami bago kami mag-uwian, kumain muna kami dito sa may Nasugbu. Ito mga kapatid ko, yan, isa lang yung babae namin, bunso. Ako panganay, pangalwa to si Bebang, pangatlo to si Kino. Ayan yung pinaka-pogi sa Gainsa. Siya yung Justin Bieber ng Bulbok. Matinig to. Yan, ito naman yung kumpleto na nag-pansol kami. Dito na rin yung lola ko. Kaisa siya namin lola na buhay pa. Na ngayon ay sumakabilang buhay na rin. Wala na kaming lola, lolo. Kaya ako kayo may mga lolo at lola pa. Mahalin nyo at marami kayong matututunan sa kanila. Makinig lang kayo ng kwento nila. Huwag kayong mainis kung paulit-ulit sila. Kasi ganun talaga. Ang lola ko gayon, paulit-ulit ng tanong, ay kayo nang sasakyan mo lang, nang sasakyan din. Pag nagkwento ka, makikinig naman nyo. Pag nagkwento siya, makinig ka rin lang. Yan o, kompleto pa kami dito, magkakapatid. Ito yung huli naming kompleto kami na nagbakasyon talaga. Speaking of lola, yan ang lola ko. Ang lola natin na nagpansol kami, yan. Ayan, namimiss ko na nga yan eh. Laging ano yan, laging tatanong yan, laging nakikinong, si Angelica pagka-chichan, Lloyd. Bakit anong nangyari kayo? Sabi ko, lola, chismis. Alam doon, matalas din ng, basta't mga lola, no? Matalas din ng pandinig eh. Sabi kay lola, ayaan na lang. At pag-usapan na lang natin, yung panahon ng hapon. Ayaw naman. Hindi ka na siya, yung mga tungkol sa showbiz na gusto niyang tinatanong sa akin. Yan, may miss ko yan. Napaka-bait. Maraming memories ako sa lola ko. Yan lagi yung tagapagtanggol ko pag minsan nilalabas ako na nanay ko tsaka nang pag malikot ako lalo dun ako sa labas, oh dyan ka lang sa labas pag brown out, papusukin niya, sabi ng lula, papusukin niya at baka lamukin yung ganon. Tagapagtanggol ko yan pag minsan nahingi ako dyan ng mga 2 piso pa, tapos pag busy po na ako at ubo nadadalhin ako dyan sa playa sa may tabing dagat, lalakad kami dyan ng mga 1 oras 2 oras tapos babalik na ulit. Yan, kaya mahal na mahal ko yan. Eh ito birthday pa ng lola ko noon, boy, medyo malakas-lakas pa siya dyan, makikig pa ako sa manok. Ito naman, siguro ako din ay grade 6 o first year ka high school. Lagi akong honor. Yun lang, yun lagi natatandaan ko. Kasi special sa, ganun ako eh. May award ako sa science, may award ako sa math, may award ako sa mathematics, sa recess, sa break time. Lahat, may award ako. Kaya, she's very proud of me. Very, very proud. Mother ko. Lagi kami magkaawa niya, yung pangalawa sa akin, yung sumunod sa akin. Ang uso po ng dati nun, yung WWE, nagre-wrestling-wrestlingan kami niyan. Masa nire-wrestling ko, yung pala yung tinapon sa may kama. Sinaawa din naman ako eh. Ako pilyo talaga dati rin. Aba si Ining, oh, kaliit-liit pa din eh. Laging kasali sa Flores de Mayo yan. Aring daddy ko, tsaka yung ang mother ko. Oh, kita mo ganaman. The blessed of love cannot be broken. Ito siguro dito ay nga high school na kami dito, second year high school na. Ay narito ng daddy eh. Yeah, yan yung father ko. Yan, buong kompleto po kami ng family ko diyan. Father ko lagi nasa Saudi. Nakabili siya ng motor. Hindi nga sayang nga, sabi ko nga. Pero naiiyak ako na dati yun. Sabi ko sayang na kung sana ako nabubuhay siya, napararamdam ko sana sa kanya yung kasi dati pumotor-motor lang siya. Gusto niya rin mag-drive ng kahit owner, kahit kotse. Sabi ko, kung inabot ng daddy ko yun, pipigay ko lahat. Kasi nung binata talaga, wala ko nang ibigay na dulot na maganda sa tatay ko. Laging sakit ng ulo. Sabi ko, masayang. Sabi ko, hindi mo lang inabot man lang yung nakapasok ko ng PBB. Naging artista ako. Sana sinasama ko siya. Babakasyon kami, tapos binibili ko siya ng gusto niyang motor. Pagdadrive ko siya ng kotse, bibigay ko sa kanya. Yung makabawi lang. Sabi ko, hindi na nga ako iyak, pero sorry. Ah, ito yung kapatid ko nung elementary kami. Yung birthday nung bunso namin kapatid, yan. Ayaw po eh, ayaw po yan. Oh.
Yan, late ka pa rito yan, kapatid ko rin to. Tapos nasa bahay ka man dito ng Ate Merce. Ngayon namimiss ko rin ng Ate Merce. Ate Merce naman, yan ang best friend ng mami noon. Napakabait niyan. Siya yung takbuhan ko rin, pinapatawag ng principal o teacher ko. Misha, siya muna kinakausap ko, tapos sasabihin niya sa mother ko. Namimiss ko lang Ate Merce rin. Ito naman yung gain sa family, side ng father ko yan. Ng mga nanay siya, mamay ote kasi, asawa niya. Namatay na agad, siguro mga grade 1 yata ako noon, grade 2. Nanay Miding, eh, buhay pa eh. Oh, Tita Umeng, yan ang mga Tita Umeng. Buhay pa yan, Tito Aben. Ako po, lalong buhay pa yan. Bad grass. Hindi naman, joke lang. Ah, si Dawen, yan, mga pinsan ko yan. Si Dawen, si Junok. Junok tatago pa eh, sa kapal din ang labi. Ay, si Puling, si PM, si Kino. Andun, eh, sino gari? Ay, si Bexler, si Bang. Ari si Bang ngayon, ano eh, tanda pa yata kami, liripatay na rin. Kung anong kung sakit sa puso, cancer yan. Sa mga, ito, may dagdag ko rin dito. Yan, pag Banana Sunday kasi kanyari, travel ka ng Boracay. Yung first time ko sa Boracay, kasama ko si Angge. Si Angge kasi, ano yan, napakabait yan. Pero, pag-itripan ka muna. Pero, hindi mo alam, susupresahin ka niyan. Isang insidente, ganito, Boracay, sabi niya. O Jason, kaya maging shot na yan, yung may 12 shots siya tayo. Pagay mo naman, okay, kapalit bag. Ay ako hindi marunong tumingin ng mga, yung mga branded na bag. Uy, Gucci, uy, ano yan ha, Chanel yan, Gucci ha. Mahal nyo, sabi niya po, yan na, sige. O sige, sige, sabi ko, eh mga bag ko nun yun, ano lang, yung mga, hindi ko alam kung saan binibili ko sa mga mall-mall. Sabi niya, bigyan niya ang bag mo. Bakit, bag din naman ha. Pag artista ka, dapat ano, mga ano na kilalang bag. Hindi na, basta nalalagyan. Hindi ngayon, nag-shot na ako ng ano. Yung sa Boracay, may isang bar sa Boracay, may 12 shots. Inaamon ako, sabi ko, sige, Angge. Sabi ko, Isbe. Isbe, tawag ko dyan kay Angelica. Sige, Isbe, kaya ko yan. Hindi, shot ang isa, pa. May lasa, dalawa, pa. Tatlo, pa. Apat. Pa-apat pa lang, medyo bumabalik na yung alak. Yung panglima, pa. Sumuha ko na talaga ako, hindi ko na talaga kaya. After a week, nag-taping kami. Tapos, tawag sa akin, Isbe. O, bago ako mag-taping, regalo ko sa'yo. Binigyan niya ako ng bag. Kaya na-touch naman ako, sabi ko. Sabi ko, hindi ko, Isbe, hindi ko naman natapos yung 12 shots. Bakit ano? Eh, nakita ko, sumuka kay. Kaya, naawa ko sa'yo. Ayun, gusto ko mag-ano. Pag naawa siya, nagbibigay siya. Yun ay kapatid namin yan, Jobert. Kaya nga, pag may umaway dyan, tsaka pag binanloko dyan. Ha, may takbuhan lang. Ay, sino ka pa doon? At dyan na nga po natatapos po ang ating Chupa Pictures. Maraming po salamat sa mga nag-subscribe na. Tsaka sabihin niyo po sa mga kasamahan niyo. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Maraming po salamat po sa Garage, sa World Balance, Andoy, Chili Garlic, Bella Food Products. Yan, kay Dominic, kay Sir Arnie sa kanilang Andoy's. At Faces and Curves, thank you so much sa Faces and Curves. And GK Clothing. Sino ba? Ivy Vitamin Bar, Merlis Longanisa, ay dapat. Uy! Open na. Ang S sa SM Lipa, ang Baluan Ilocos Empanada. Sa akin po 'yon. Napakasarap po doon. Friday, Saturday, Sunday, magkita-kita po tayo diyan sa SM Lipa, second floor, food court, Baluan Ilocos Empanada. Andiyan po ako malimit. Kita po tayo diyan. Maraming salamat and God bless.